check in na itong binayad sa'yo for refund. Tumalbog. Bisitahin itong may upak na to at pagsabihan. Kinakailang mapuntahan to sa Kalampanggapon, sabihin magbayad. Galing kang Davao? No po, sir. Okay. Saan mo binili ang truck? Dito sa, ano sir, sa Maynila, sir. Saan sa Maynila? Sa Mandaluyong yung, ano sir. Mandaluyong? Opo. Dito yung, ano sir. Nagbigay ka ng down payment sa dump truck, bibilhin mo sana sa halagang 975,000 ng May 18, 2018. Opo. Naghintay ka ng 2 buwan pero hindi dumating ang unit. Opo, sir. Okay. Doon sa Davao, sir. Sa Davao? Opo. Pero dito sa Maynila magagaling? Opo. Alright. Bigay ng cheque ang kumpanya sa'yo. Last June 9, pero talbog yung cheque mo. Opo. Itong cheque na itong binayad sa'yo for refund, tumalbog. Abay, criminal offense yan. Panagutan nila yan. So okay, anong sinabi nila ba tumalbog? Anong paliwanag nila ba tumalbog yung cheque? Hindi, nalagyan nila ang bangko daw nila, sir. So, pupunta ka kay Gary Domingo, DPLO ng Quezon City, okay? I want a surveillance on this company na pinupuntahan mo sila, nakasama siya. Kay Gary Domingo, sasabihin mo na may staffa panluloko itong negosyong na itong kumpanya na to, itong susuriin natin, pwedeng mapatawag ng business permit and licensing office ng Quezon City. Sir, pwede bang pumasok kayo rito, obligahin itong Edison Season na kumuha ng halos 1 million. Bisitahin itong may upak na to at pagsabihan. Babayad ka, isauling mo yung perang tumalbog nito or matatanggalan ka ng lisensya. Yung iyong estilo ng pagninegosyo may panlilin lang. Wala kang karapatan magnegosyo sa Quezon City. Kasi isang taong kumpanya mapanlin lang sa kanyang negosyo, yung kanyang negosyo, yung kanyang permit, pwedeng ipitin. O di naman kaya, ipasara ka na. At hindi ka lang ipasara. Kinakailang mapuntahan to sa Kalampanggapon, sabihin magbayad ng hindi na nag-abot dito ng... Hindi pero sila ang pumunta. Oo, sila na hindi pagtalasak sa akin. Di ba nag-exercise na dati? Meron na silang claim sa akin. Napanataryo na namin yun na wala na silang makahapon kasi nag-pumunta na sila na claim sa akin. Yung 8,400, hindi na namin sa kanila. Di ba pinakita namin yung anong file namin? Hindi kayo. Kaso, balik ako doon kay Edison. Dito ako, ano? Talaga dito kayo tuturo mo. Alam naman yung mga yun. Hindi naman nagpapakita na dito. Hindi nagpapakita. Hindi mo kasi mula nun. Biligay namin yung pera sa kanila. Hindi na. Hindi na sa nagpapakita. Sa inyo pala. Sa kanya yung pera. Tapos yung pagperma namin ng waiver, ng waiver kasama yung attorney nila. Oh. Eh di ba naman po kayo, napatulungan nyo kami, bibigyan na kami ng pera sa'yo. Tutulungan ko kayo pero wala pa ng kantera. Yung ano, yung pera sa akin eh. Eh wala naman akong nahawakan talagang pera. Eh kaya ano natin sila. Kaya nga eh, kasama na nga natin doon para mas mapaliwanag sa kanya. Kaya nga eh, pinipilitan nila na sa akin yung pera. Pinagkinarantor ko nga lang yun. Wala namang ginawa, dinidak.
Sir, sabitan po kami. Ngayon, lumapit to sa amin para i-claim niya yung pera niya. So, litong-lito na si sir. Litong-lito na. Ilang araw na aming kasama to. Kasama ka na. Kasama si Edison. Under kayo sa surveillance namin. Kanino ba talaga namin makuha? Kakakukunin yung pera niya. Kasi tuturuan na kayo eh. Nasa lang. Sabi niya siya, sa inyo daw. Kaya sa inyo, sa kanya naman. Kanino ba talaga? Sorry po niya. So, nung ipinadala po sa account ni Edison yung pong pera, ang ginawa po ngayon, ipinasa po namin kila kuya. The same day, 800,000 po. Pero ang pera, malinaw ng pera na 800 na unang pinadala nila kuya Rene in behalf of Ate Evelyn, ipinasa namin sa kanila same day. Nung dumating yung pera, i-transfer din namin sa kanila yung pera. Hindi po. Same day po yun. Same day. Hindi ako magkakamali. Hindi namin na-receive agad. Kasi nung time na yun, magkasama na kami. Hindi ako papayag na ang pera ay hindi magtatagal sa kamay. But in short, natanggap niya, sir? Natanggap namin. Natanggap. Ngayon, in-order namin. Hindi po in-order. Mali po ang story, kuya. Yung unit, ang sabi nyo, yung nandiyan sa unit, meron kaya nga may chassis number eh, di ba? Oh, In-email ko, kung in-order eh, ibig sabihin wala pa yung truck, di ba? Gusto ko lang sana matapos ang problema namin. Makuha rin namin yung pera namin. Tama. Kasi kahit na wala kami na truck o ano man dyan, basta yung pera na gusto na makuha, mabalik lang. Tama. Kasi parang mabaliw na yung asawa ko eh. You're talking to me and everything should be documented itong ginagawa natin. Kasama pa rin ba ang cooperative ba? Yes po, nandito pa rin po yung BPLO po. Okay, so you're saying that the dealer has the money, but they're pointing the finger to the salesperson? Ang dealer po is Global po. Yung Global. Yung perang ibinayad ng complainant doon sa ahente, nasa dealer? Apo sir, nasa dealer po. Natanggap ng dealer? Natanggap ng dealer, sir. Pero ang sinasabi ng dealer, kasalanan ng ahente? Yes, sir. Apo. Pwede ba makausap yung ahente o yung dealer mismo kung sino man yung kausap niya? Papakausap po namin kayo sa ahente, sir. Yun, magandang hapon si Ben Tulfo sa Bitag. Ayo po, sir. Magandang hapon din po. Jun, ganito lang, ano? Naintindihan ko na at lumapit sa amin yan. Kaya yan, nakikipag-ayos kayo sa kanila. Pero may balanse pa ng 500-something yung complainant, tama? Opo. Na-refund na yung 400,000. Pero hindi naman siguro tama na i-hold nyo yung complainant kasi hindi na deliver yung truck. Opo. Kaya lumapit sa amin yan, galing pa Davao yan, magbiyahe pa, pumunta pa rito yan para makaabot yung sumbong sa akin. Tama po. Ang gusto ko mangyari, Jun, yan bang 570-something maibabalik nyo sa complainant? Or baka naman actually, sir, nandito nga po kami kay Kuya Rene at willing naman po siyang ibalik po, sir. So, mababalik nyo yan sigurado? Opo, mababalik po, sir. Sige, Jun, pero 900, almost a million yung binayad sa inyo eh. Opo, eh, 400 pa lang nagbigay ninyo. May utang pa kayo sa complainant. Jun, makinig ka. Wala akong pakialam. Dealer mo pa rin yan eh. Ahente ka eh. Opo. Huwag kang maghuhugas ng kamay kasi kung sa krimen, accessory ka. Opo, kulong ka pa rin. Yun. Katarantaduhan itong ginawa ng dealer ninyo eh. Hindi po. Alam mo, Jun, kung nandyan ako, kasama ako, makakatikim kayo ng hambalos na hindi yung nakatikim sa akin. Swerte kayo dahil maraming tao sa opisina namin, public service. Sir, so, hindi naman po ganun, sir. Actually, tinutulungan naman po namin ni Kuya Rene po si Kuya Rene. Tinutulungan niyo dahil pumasok na kami, pero hindi pa tinutulungan. Hindi po kayo, sir, kausap ay tumutulong na po. Hindi. Jun, huwag mo na akong lukuhin. Bitag ka na eh, okay? Manahimik ka na lang, gawin mo na lang yung parte na yan. Huwag ka ng mga tuwiran sa akin, kahit anong pangatuwiran, hindi mo kita pinaniwalaan eh. Kung ano ang desisyon ng iyong dealer, ganun din ang desisyon mo. The act of one is the act of all sa kumpanya. Hindi ka salba. Opo. May kulong ka rin dyan kung talagang krimen yan. Pareho kayo. Kaya kasama ang BPLO dyan, para ipakita sa BPLO, walang kwenta yung pinagagawa ng dealer ninyo. Ang dealer ninyo, swetek. Unethical business practice ang ginagawa ninyo. May panghalong panlilin lang. Dahil nakikipag-usap na kayo, siguraduhin nyo lang. Kapag hindi, akong gigipit sa inyo. Pag-amos sa bato, hahantingin kita. Pati yung dealer mo, hindi ka pala lagpasin. Kaya ayusin niya yan sa uli niyo sa covering complainant sa Davao pa yun, nagbiyahe para makita ako.
hindi po pwede mangyari, nagkaayos kayo, hindi kita makakausap. Sabihin mo sa may-ari kung sino yung palpula ng Estas, Judas o Barbas o Satanas, wala akong pakialam. Malinaw? Okay po. Malinaw? Siguraduhin mo dyan, ha? Babalik yung pera ng pobre, ha? Opo, galing opo. Sir, kuyo, sir. Maawa na ako dyan, ha? Gumastos na ng malaki niya dahil sa inyong katarantaduhan, hindi niya kasalanan. Opo. Okay. Opo. Salamat po, kuya. Siguraduhin mo. Huwag ka magpapasalamat sa akin dahil hindi, hinahambalos pa kita. Hindi pa ako kontento eh. Magpasalamat ka na pag tapos na, pag naayos na. Kapag hindi, hindi. Patuloy pa ginagawa. Hindi ka nagpapasalamat dahil kipaligtas para sa akin.